MX155 mga katotong. Marahil marami ang sa inyo ang nagtatanong kung bakit nga ba nawala ang katanyagan ng motorsiklo na ito. Noong dekada 90, sumikat ang motor na ito na TMX155 na ang pinakauna nilang modelo ay ang contact point na habang umiinit ay lalong lumalakas ang kuryente. Sino ba namang hindi bibilib sa klase ng motorsiklo na ganito katibay? Ngayon simulan natin mga katotong, marami kasi ang nagsasabi na kesa daw tinatago ang motor na ito na hindi naman totoo. Bali ngayon tatalakayin natin katotong kung ano nga ba ang totoong senaryo at nangyari at bakit nawala ang TMX155. Pero bago natin ituloy ito mga katotong, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pindutin natin ang notification bell para maging update ka pa sa mga iba kong video. Shoshiro Honda, siya ang nagtatahan ng Honda noong 1970. Siya ang founder ng Honda. Nagsimula sila sa paggawa ng motor. Nang yumabong ang kanilang kumpanya ay pinasok na rin nila ang paggawa ng mga kotse noong 1980. Noon ay ginawa na nila ang TMX155 na pinakaunang model nila na kung tawagin ay contact point. Ang kalaunan ay gumawa sila ng TMX155 at nagpaiba-iba ito ng model. Every year ay nagpapalit sila ng mga model pero yun pa rin ang design at quality ng kanilang mga motor. Nagkaroon na rin to ng iba't ibang version na pangalan na kung tawagin ay Mulawin, Kaliskis, Asero at ang modelo ang kanilang pinakahuling modelo ng TMX155 bago ito mawala sa merkado. 2013, nawala na nga sa ere ang TMX155 at dito na nga lumabas ang mga China brand na TMX Supremo at TMX125 na sa kalaunan ay sumikat din. At ang marami ang nagsasabi na ito daw ay China at ito daw ang mga ibinayad ng Rusi na inilaban sa kaso nila, pero ang totoo ay mali. Rason kung bakit nawala ang TMX155 ay hindi ito pumasa sa Europort exam, na kung ang ibig sabihin ay ang gusto ng mga tao ang mga motor na may push button at hindi ang katulad ng TMX155 na mahirap sipain at naninipa, na meron kasing timing gear kaya ganun ang response ng makina. Bali nilabas ng Honda ang mga bagong model nila na kung tawagin ay TMX125, TMX Supremo at pamalit na rin sa mga TMX155 at doon na nga nagsimulang ma-phase out ang kanilang mga motor na TMX155. Mga katotong, at dito na nagtatapos ang aking video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para maging update ka sa susunod ko pang video. Salamat!